ang shy charmer ng Pampanga, naglakas loob na isiwalat ang kalunos-lunos na sitwasyon sa kanilang probinsya. Inilibot kami ni Aljon Mendoza sa kanilang barangay sa Makabebe, Pampanga para mabigyang pansin ang kanilang problema sa baha na tila hindi na humuhupa. Ako si Aljon, ang shy charmer ng Pampanga. Unang nakilala nang maging housemate sa bahay ni Kuya noong 2018. Ito po talaga pangarap ko, Tay. Maging sundalo tulad ni Kuya. At umukit ng pangalan sa larangan ng pag-arte nang kilalaning Best New Male TV Personality sa Star Awards noong 2019 para sa pagganap sa Maala-ala Mo Kaya Medal of Valor episode. Masasabing swerte sa karera si Aljon Mendoza, lalo na nang bumida kamakailan sa iWant TFC original series na Teen Clash. Mahal kita, bagyong zone. Pero sa tunay na buhay, ilang bagyo ang literal na problema ni Aljon at ng kanyang pamilya. Dumayo kami sa San Francisco, Makabebe, Pampanga para makita ang sitwasyon ng pagbaha sa lugar. Kadalasan, hindi naman tandem yung bangka dito. Baka daw matakot ako. Gaano kataas ba tubig dito? Hanggang dito po. Hinagupit ng bagyong Egay noong Hulyo at Falcon noong Agosto. Lumubog ang Makabebe kung saan sila nakatira. Nalagay sa ilalim ng State of Calamity ang probinsya ng Pampanga. Ito yung pinaka malalim na baha for the record. Noon na isipan ni Aljon at ng kanyang kuya na ipakita sa mundo ang pinagdadaanan ng komunidad nila. Ito ang problema namin ngayon. Baha, ang kauna-unahang documentary na ginawa ni Aljon na in-upload niya sa kanyang YouTube channel noong August 18, 2023. At ngayon, mayroon ng halos 500,000 views. Kumusta naman ang reaksyon ng mga tao? Madami pong nalungkot, naawa, and maraming gustong i-share din yung video kasi sa palagay nila, marami dapat makakita ng gantong sitwasyon kasi dapat masolusyonan. Katabi ng sapa, hindi na bago sa mga taga Makabebe ang baha. Pero pansin ni Aljon, iba na raw ang panahon ngayon. Ang lugar na dating puno ng saya, tila ba na paglipasan na? At isa na lamang alaala. Dalawang taon pa lamang mula noong naglabas ng house tour video si Aljon. Ano tayo sa aming terrace? Maaliwalas lang sa paningin. Ipinakita niya ang kanilang bahay at ipinagmamalaki niya ang mga halaman at garden nila. Madaming mga ano si Kuya, mga assorted na plants. Ang mga ipinakita niya sa video, dito kami madalas tumambay. Hindi na makilala. Itong bakuran nyo, ano to, palaisdaan o baha? Dati po ay talagang lupa yan. Diyan kami nagtatanim. Lahat ng mga prutas at ano namin, gulay, diyan po namin kinukuha. Pero ngayon, hindi na po nalitaw. Once na bumagyo po, hindi na po siya bababa. Mga ilang months po. Sakay ng bangka, nilibot namin ang kanilang lugar para makita ang laki ng pinsalang dala ng baha na halos hindi humuhupa. Ito po yung sapa, yung kalahati, at ito pong kalahati ay daan talaga. So eto na yung mga puno, dati mataas. Kamatsili. Ay, parang hindi kamatsili. Ano? Ang liliit na ng masasarap puno. Masasarap po ang bunga niyan dati. Ngayon, tumatalon po kami dyan sa akasya pag naliligo kami sa sapa. Asa ng akasya dyan? Ayan po. Akasya yan? Opo, ano na lang siya. Kahoy na lang. Artwork na lang siya ngayon. Pagsasaka ang isa sa hanap buhay ng mga residente dito. Pero wala akong makita ni isang palayan. Kaya kanya-kanyang hanap na muna ng ibang pagkakitaan ang mga residente. Katulad ng tindahan na ito. Yung tulay na to, kayo bang nagpalagay pa nito? Si Kuya po, sila Kuya po. Oh, parang nga naman. Hindi po mabasa yung mga bumibili po, tsaka hindi na po sila lumulusok. Pinasilip kami sa loob ng bahay kung saan pinagdudugtong ng tulay ang mga kwarto.
One way lang mo talaga ang daan. Opo, one way lang po yung daan. Paano tayo lalabas kung one way lang? Ah, ito yun. Sige, girl. Ito yung kisame na, no? Typically, na doon yung sahig. Opo, ito po yung salas. Salas. At ngayon, puro tuloy na tawid-tawid sa loob. Ang naiangat lang nila ay yung refrigerator na naka-elevate na. Kasi yung realidad, mas matipid nga namang gumawa ng mga ganitong klaseng tapakan sa loob ng bahay kaysa magpa-renovate ka ng mataas, magkano ang gagastusin. So, ito yung sinasabi natin, kanya-kanyang pamamaraan nating mga Pilipino, no? Mami, hindi nyo pa napapataasan yung buong bahay ninyo? Hindi pa po. Pero minsan po, tumataas rin yung tubig dito, kaya hanggang dyan yan. Opo, lumulubog yan tulay na yan. Bukod sa pangingisda ng anak, itong tindahan ang hanap buhay nila Nanay Emilita. Lahat ng nakatira dito, sisilipatan na ng mga tirahan kasi hindi na din matiis to. Nalulungkot si Aljon na ibang-iba na ang lugar na kinalakihan niya. Ano nga bang perspective mo sa ganitong kalagayan ninyo? Para sa akin po, yung mga tao dito sa Nainay. Pero for me, may sana better for us. Anong tingin mo ba dun sa sitwasyon nyo? Ganito lang talaga ang buhay? Siyempre ako po, nalulungkot po ako. Kasi nakikita ko yung kinalakihan kong lugar na unti-unti, parang nagiging ghost town po. Natanong mo ba sa magulang mo bakit ka nandito? O bakit hindi kayo umalis nung pwede pa? Prefer po nila ito kasi dahil din dito po kami nagsimula as family. Iba din yung parang value ng tahanan namin. Ganun. Maraming dahilan kung bakit bumaba sa Pilipinas. Pero madalas, dahil ito sa kapabayaan natin. Wala pang ipapatupad na long-term solution para dito. Tanging mga dike muna ang kanilang panangga para sa pagtaas ng tubig. Pagkakalam ko, nagpondo siya ng desilting sa may Pampanga River kasi dyan lumalabas lahat ng tubig namin. Pero hindi siya naging successful. Gawa nga nung papahukay sila, then pag umulan naman, bababa naman ulit yung lupa. Oh. Bababa naman yung lupa, balik na naman. Ginagamit ko kung anumang boses ang meron ako. Hindi na bago kay Aljon ang pagbibigay kwento. At ngayon na mas marami na siyang naabot at mas marami na ang makikinig, gusto niyang maging daan para maikwento pa ang mga bagay na makatutulong sa kanyang komunidad. Para sa akin, mahalaga magkaroon ng opinion, lalo na sa lipunan. Kasi doon ka nakatira eh. Naapektuhan yung buhay mo eh. So, hindi naman porke may opinion guys, goal mo nang manise o magreklamo. Sometimes gusto mo lang din naman ng for betterment, di ba? Kung meron kang opinion, sabihin mo as long as dapat responsable ka rin na dapat tama yung mga sinasabi mo. Hindi siya yung parang first, hindi siya fake. Pangalawa, hindi siya nakakasakit. Sa paggawa ng video, hangad ni Aljon na magsilbing boses para sa kanyang mga kababayan at maging mitya ng pagbabagong labis nilang kailangan. Bago pa mabura ang bayan na kinalakihan ko at minahal ko.